Magandang araw, kaibigan. Ako nga pala si DJ B ng Barangay Inspiring Stories. At ito ang ating kwento. Ulilang lubos na si Elena. Pareho kasing namatay sa malubhang karamdaman ng mga magulang niya. Kaya ito siya, mag-isang tinutustusan ang sarili. Noong minsang nagipit nga siya, lumapit na siya sa mga kamag-anak. Pero pinagtatabuyan siya ng mga ito. Mukhang hindi raw siya makakapagbayad. Nakakahiya raw siya at sa kanilang magkakaanak, siya lang raw ang pulubi. Kaya naman dahil sa napahiya siya, nagpumulit na lamang siyang magtrabaho sa kabila ng kanyang murang edad. Namasukan siya bilang servidora sa isang maliit na restaurant. Walang nakakahalata na siya ay 14 anyos lamang dahil sa dalagang-dalaga na ang kanyang kaanyuan. Kahit maliit lamang ang kanyang sweldo, kanyang pinagtsatsagaan, makaraos lamang siya sa pang-araw-araw. Malungkot ang buhay ng isang ulila. Pero kanyang tinitiis. At upang makalimutan iyon, nagpapakakuba na lamang siya sa trabaho. Hindi na siya nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil walang panahon. Hindi kasya ang oras niya para roon. Samantala, patuloy pa rin siyang binubuli ng mga kamag-anak. Oras na nakikita siya ng mga ito sa daan, ang sabi pa nga, mukha pa rin siyang pulubi kahit na mayroon na siyang trabaho. Mukhang kakapiranggot lang raw ang kanyang sweldo. Bagamat hindi siya sumasagot sa mga ito, sa loob-loob niya, oo at kakapiranggot nga lang ang sahod niya, pero at least nakakatayo na sa sariling mga paa. Kadalasan yung mga bumubuli sa kanya, kung hindi pinsan ay ang tsuhing. Samantala, habang pinapalakad ni Elena ang alagang aso na si Kobe sa kalye, bigla ba naman siyang nilapitan ng kanyang mga pinsan. Ang pangalan ng mga ito ay sina Ivy at Irene. Magkapatid ang mga ito, madalas siya nitong bulihin. Ang baboy mo naman! Sa kalsada mo pa talaga pinapatay ang aso mo. Wika ni Irene sa kanya. Huwag ka nang magtaka. Tignan mo palang yung pagmumukha ng babaeng yan. Mukhang tae. Natatawang sambit naman ni Ivy. Bigla namang nagpaliwanag si Elena. Hindi ako nagpapadumi ng hayop. Pinapalakad ko lang siya. Dahil sa kanyang inihayag, nagkatinginan ng dalawa at pagkuway tinawanan siya ng mga ito. Kaya naman kahit hindi pa siya nagtatagal sa pagpapalakad ng aso, napagpasyahan niya na ang pumasok sa loob ng bahay. Narinig pa nga niya, bago siya makalayo, sinabihan siya ni Irene na nakakahiya raw siya dahil hindi na nag-aaral. Doon medyo napaisip si Elena. Mukhang tama naman ang naging opinion nito, kahit na siya ay nilalait nito. Dapat lang na makabalik siya sa pag-aaral. Ito ay upang magkaroon siya ng dangal sa sarili at para may maipagmalaki balang araw. Napapakamot ulo siya ng sandaling iyon. Kung hindi lang malapit sa tinutuluyan niya ang mga kamag-anak, wala sanang magpupuna sa kanya. Walang mangingialam sa kanyang buhay. Pero kailangan niyang pangatawanan ang mga pangyayari. Hindi siya mayaman upang lumipat ng tahanan. Samantala, kinabukasan, habang abala sa trabaho si Elena, biglang may tumawag sa kanya na isang customer. Nasilayan niya na isa itong binata at mukhang may ipapa-order ulit ito sa kanya. Agad siyang lumapit rito. Ano pong kailangan niyo, sir? Meron po ba kayong ipapa-order? Wala naman. Busog na rin kasi ako eh. Grabe, ang sasarap pala ng mga pagkain rito. Kaya hindi ako nagsisi na nung sahod ko. Dito ako dumiretso para kumain. Siya nga pala, huwag mo na akong ipo. Tawagin mo na lang akong Ben. Alam mo, miss, parang hindi ka pa nababagay dito. I mean, mukhang bata ka pa. At dapat hindi ka pa nagtatrabaho kundi nag-aaral. Nagulat si Elena nang banggitin niyo ng lalaki. Hindi niya lubos akalain na malalaman nito ang tunay niyang edad. Nahalata nito na hindi pa siya 18 anos. Napayuko na lamang si Elena. Kasi po, may dahilan naman po ako kaya maaga akong nagtrabaho dito. Pakiusap ko lang po sana na huwag niyo na po itong ipagsabi sa amo ko. At baka mapatalsik ako sa oras na malaman niya na minor de edad pa lang ako. Hindi na po kasi siya humingi ng mga papeles na nag-apply ako rito eh. Napangiti muli ang lalaki. Yan ka na naman eh. Pinupomo na naman ako. Ben na lang ang itawag mo sa akin. Siya nga pala. Anong pangalan mo, miss? Pwede ko bang malaman? Tanong pa nito sa kanya. Hindi alam ni Elena kung ano ang motibo ni Ben. Kung bakit gusto siya nitong kausapin. Kaya naman nag-isip na lamang siya ng paraan upang lubayan na siya nito. Tutal ay tapos na rin itong kumain at nakapagbayad na rin naman. Sorry sir ah. Nakalimutan ko nga pala na may hugasan pa ako sa kusina. Sige sir, may iwan ko na kayo ah. Maraming salamat po sa pagpunta. Sambit niya rito at lumayo na sa lalaki.
Narinig niya na tinatawag pa siya nito, ngunit hindi na lamang niya pinansin pa. Dumiretso na lamang siya sa kusina at nagpalipas ng ilang minuto roon. Makaraan nito ay lumabas na siya. Ano ba naman yan, Elena? Bakit iniwanan mo ang trabaho? Mabuti na lang napansin ko na merong umorder sa isa pang table. Tinatawag ka raw pero tuloy-tuloy ka raw na naglalakad. Parang iniiwasan mo raw yung isa pang tumatawag sa'yo. Wika ni Camille, ang kanyang katrabaho. Pasensya na Camille at maraming salamat. Talagang iniiwasan ko lang yung lalaki na yun. Tapos na siyang kumain pero malaki ang interes niya sa akin. Paliwanag niya rito. Napangiti naman ang babae. Siya nga pala, mas matanda ito sa kanya. Pero dahil sa pagkakaalam nito tungkol kay Elena na magkasing edad lamang sila, ay akala nito, 18 anyos na rin siya. Bakit ayaw mo nalang ibigay yung number mo sa kanya at sa text na lang kayo mag-usap? Gwapo naman yun eh. Pakipot ka pa. Pero seryoso na ako. Naniligaw ba sa'yo yun? Tanong pa nito sa kanya. Hindi naman sa ganun, pero parang gusto niyang malaman yung tungkol sa akin. Nakakahiya eh. Natawa si Camille. Nahihiya ka pa? Hayaan mo, kapag nakita ko uli yung lalaking yun, sasabihin ko na single ka pa. Irereto talaga kita sa lalaking yun. Ay, naku. Huwag na, Camille. Ano ko ba? Nag-iipon ako para mag-aral. Ayoko muna pumasok sa isang relasyon. Alibay pa niya rito. Masyado ka namang pabebe. Basta kapag nakita ko uli yun, ayun ang gagawin ko. Pamimilit pa nito sa kanya. Kilala niya ang babae. Kapag meron itong sinasabi, ay talagang ginagawa nito. Napatunayan niya na ang ugali nito sa loob ng 7 buwan niya na itong katrabaho. Hindi nga siya nagkamali ng inaasahan. Makaraan lamang ng 5 araw, muling nagpakita sa kanya si Ben. Kumain muli ito sa restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Mabuti na lamang, si Camille ang naghatid ng pagkain nito kaya hindi niya ito nakausap. Ngunit napansin niya na mayroong ibinubulong si Camille doon sa lalaking yun. Napatango na lamang ito at napatingin sa kanya. Hindi naman siya kinulit pa ni Ben, hanggang pagtitig lamang ang ginawa sa kanya. Nang matapos nitong kumain at nang makaalis na, nilapitan niya si Camille upang ito'y kanyang kumprontahin. Camille? Oh, matanong kita. Ano bang sinabi mo sa lalaking yun? Bigla naman itong napangiti habang nagsasabi. Ano pa ba? Eh dinireto kita. Alam ko na yung number mo, diba? Kaya binigay ko na. Nabigla naman siya sa inihayag nito, sabay bulalas ng, ano? Bakit mo naman binigay? Ikaw talaga, Camille. Nagde-desisyon ka na lang basta-basta. Pag-uwi niya sa kanila, inaasahan niya na ang pag-text ni Ben. Nagsimula ito sa pangungumista nito sa kanya. Kaya naman syempre, sinagot niya ito ng maayos. Hanggang sa mauwi ito sa pagtatanong sa kanya kung mayroon na ba siyang nobyo. Natagalan pa siya sa pagsagot, pero agad naman niya sinabing wala. Sa hindi malamang dahilan, biglang natuwa si Ben. Ang pahayag pa nito sa kanya ay mainam iyon, upang makatuon lamang siya sa pagtatrabaho. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Elena na kumprontahin ng binata. Teka, bakit mo nga pala hiningi ang number ko sa katrabaho ko? Wala lang, gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Bakit? Masama bang ginawa ko, Elena? Tugon ni Ben sa kanya. Hindi naman, natanong ko lang. Sige na, matutulog na ako. Maaga pa ang pasok ko bukas eh. Good night. Tugon niya rito bilang pagpuputol sa kanilang usapan. Sa totoo lang, ayaw niya namang maging isnabera, pero ramdam niya kasi na balang araw ay niligawan din siya nito. Sa loob-loob niya, kapag nangyari iyon, sasabihin niya agad sa lalaki na hanggang magkaibigan lamang sila. May balak pa siyang mag-aral balang araw. At baka maging mitsa pa iyon ng lalong panlalait sa kanya ng mga kamag-anak. Ngunit hindi niya maipaliwanag sa sarili kung bakit sa maikling oras lamang ng kanilang pag-uusap, nakadama siya ng saya na noon pa lang nangyari sa kanya. Samantala, habang nagbibisikleta si Elena ay bigla siyang napinahinto ni Berto. Tsuhin niya ito na ama ni na Ivy at Irene. Siyempre, bilang pagalang rito ay huminto naman ang dalagita. Bakit po Tito Berto? Ano pong kailangan niyo? Pinagsisihan niya kung bakit pa niya ito pinansin. Noon niya lang kasi napunan na namumula ang mukha nito. Ibig sabihin ay lasing ito. Pwedeng pahingi ng pera. Pangiinom ko lang bukas. Sambit nito sa kanya. At para makaiwas sa gulo, dahil batid niyang mainitin ang ulo ng tsuhin, dumukot siya ng 200 piso at iniabot sa lalaki. Pagpasensya niyo na lang po yan, Tito Berto.
Nung nakaraan po kasi, nagbayad ako sa inuupang bahay. Malayo pa po yung sweldo ko kaya pinagkakasya ko po yung gastusin para sa araw-araw. Nang abutin niya na ang pera, nasilayan niya kung papaano na dismaya ang pagmumukha ng lalaking ito. Ano? Ito lang? Bakit ka pa nagtrabaho kung sumusweldo ka lang ng kakarampot na pera? Kulang pa to sa pangsusugal ko eh. Kailangan ko rin magsugal. Makakahiya ka naman. Kinakahiya kita. Bakit ba kasi sa dinami-dami na pwede maging anak ng tatay mo? Ikaw pa na madamot. Bagay sa'yo na sumama na sa libingan niya eh. Umalis ka na nga rito. Naalibad ba rin ako sa pagmumukha mo? Pagtataboy pa sa kanya nang walang hiyang piyo. Hindi na lamang nagsalita si Elena. Lumayo na siya sakay ng bisikleta. Sa loob-loob niya, kung bakit siya pang nakakahiya. Samantalang yung tsuhin niya na yun ay walang trabaho. Pabigat lamang ito sa asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kaya siguro nawalan ito ng allowance, ay baka nahuli ito o nalaman na meron itong ibang babae. Alam kasi ni Elena na bukod sa sugarol ito, umiinom pa ng alak kaya malaki ang tsansa na mahilig rin itong mambabae. Iyon ang iniisip niyang dahilan kung bakit pati siya ay hinihingan na nito ng pera. Nangangako nga siya sa sarili na hindi nadadaan sa tapat ng tahanan nito. Iyon ay upang hindi na uli siya nito tawagin pa. Nang makapunta na siya sa trabaho, nausisa siya ni Camille kung bakit para yatang mainit ang kanyang ulo. Kaya naman siyempre, nabanggit niya yung tungkol sa kanyang tsuhin. Grabe naman kung ganun yung sinabi ng tito mo. Parang hindi kapatid ng papa mo eh. Gumagamit ba yun ng droga? Nagdadrug sa ata yun eh. Parang wala sa katinoan eh. Payag ni Camille sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naghahanda pa lamang sila upang magtrabaho. Ewan ko ba dun kay Tito Berto? Baka nga gumagamit. Pero syempre mahirap magbintang. Sa pagkakaalam ko kasi, noong nabubuhay pa si Papa ay mahidwaan silang dalawa. Ganun na talaga ang ugali ng tito ko na yun. Tugon ni Elena. Kaya naman napatawa na lamang si Camille at dahil dumating na ang kanilang amo, nagsimula na sila na magtrabaho. Silang dalawa lamang ang naghahanap buhay roon. Kaya dapat mabilisan ang pagkilos, lalo na't maraming kumakain doon. Nang matapos na ang duty niya, ay muli siyang nagbisikleta pa uwi sa bahay. Kaso nga lang, hindi niya inaasahan ang magiging tagpo. Paano ba naman? Hinarang siya ng magkapatid na Irene at Ivy. Talagang hinarang nito ang kanyang daraanan, kaya napilitan siyang bumaba. Kitang-kita niya rin na tila nanilisik ang mga mata ng dalawa. Animoy galit na galit sa kanya. Oh, ano na mong problema niyo sa akin? Bakit kayo marang sa dinaraanan ko? Dito na nga ako sa kabila dumaan eh. Dahil yun sa kagagawan mo. Napakadamot mo. Nang dahil sa'yo, natalo si Papa sa sugal. Kaya naman kami ang napagbalingan. Ang wika ni Irene. Bakit? Ano pang kinalaman ko ron? Saka, teka nga, ano ba yung ginawa sa inyo ni Tito? Tanong niya rito. Ano pa ba? E di sinaktan niya kami. Paano ba naman kasi? Kulang yung binigay mong pera kaya napilitan siyang ilabas yung naipon niya. Kaso natalo pa rin siya eh. Nalimas ang lahat ng pera niya, kaya kami ang napagbuntungan niya ng galit. Pagbabayaran mo to, Elena. Pagbabayaran mo to. Napakakuripot mo. Sambit ni Ivy. Oo nga. Dapat ang gawin sa'yo ay ang bugbugin. Pahama ka lang eh. Kaya dapat naturuan ka ng leksyon. Kaya ka siguro nawala ng mga magulang dahil malas ka. Isa kang malaking balaki dito sa mundo. Galit na wika ni Irene at hindi niya inaasahan ang sumunod na tagpo. Paano ba naman, ay bigla siyang sinampal at pinagsasabunutan ng dalawa hanggang sa siya ay tuluyang mabugbog. Hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng sampal, sabunot at sipa sa kanyang mga pinsan. Hindi niya nakayang ipagtanggol ang sarili. Hindi nga siya nakapagpaliwanag sa mga ito. Para silang nawala sa katinoan kung siya ay gulpihin. Sa bawat dampi ng mga kamay nito sa kanyang balat, damang-dama niya ang malaking inggit ng mga pinsan para sa kanya. Pabigat rin kasi sa buhay ang dalawang magkapatid at talagang umaasa lang ito sa ina na nasa ibang bansa. Samantalang siya, bagamat maagang naulila, ngunit sa edad na 14 anyos ay nakakatayo na sa sariling mga paa. Samantala, tinigilan niya lamang siya ng mga ito nang mapasubsob na siya sa lupa. Pagkuway lumayo na ang mga ito sa kanya. At sa nanalabong paningin ni Elena, may naaninag siya sa di kalayuan na isang lalaki. Pamilyar iyon sa kanya. At nakasakay ito sa magarang motorsiklo. Maya-maya pa, tuluyan nang nagdilim ang lahat sa kanya. At hindi niya na namalayan pa ang pagtakbo ng oras. Hindi alam ni Elena kung ilang oras siyang nakatulog.
Pero nagising na lamang siya na nasa kalye at tinutulungan niya ang isang binatilyong naka-wheelchair na makatawid sa kabilang kanto. Siya ang natutulak sa wheelchair nito. Hindi niya alam kung bakit. Parang bumabalik siya sa nakaraan noong siya ay 8 taong gulang pa lamang. At nang makatawid na sila ng binatilyong naliligaw, ay binigyan pa niya ito ng mga kain at maiinom. At hinding-hindi niya malilimutan ang sinabi nito sa kanya. Hinding-hindi ko malilimutan, bata. Ang kulay ng iyong mga mata at ang kulay ng iyong buhok. Matapos itong sabihin ng binatilyo, nagulat si Elena nang magising siya na nasa kwarto siya ng ospital. May benda rin siya sa kanyang mukha at may dextrose na nakakabit sa kanyang katawan. Dito niya napagtanto na panaginip lamang pala iyon, kung saan pumasok na naman sa alaala niya yung binatilyo na tinulungan niya noon na makatawid sa kabilang kanto. Nang igala niya ang kanyang paningin sa silid na yon, nagulat siya nang masilayang binabantayan siya ni Ben. Nang mapansin ng lalaki na nagising na siya, gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi nito at nagtanong sa kanya. Kamusta nang kalagayan mo, Elena? 3 oras ka rin tulog dahil matindi ang ginawang pambubugbog sa'yo ng dalawang yun. Medyo ayos na ako. Masakit lang ang ulo ko pero natitiis ko naman. Maraming salamat, Ben, ha? Mabuti na lamang ay dumating ka noong oras na yun, kundi ay baka katapusan ko na. Tugon niya rito. Walang anuman yun, Elena. Alam mo, hindi ko makakalimutan ang kulay ng iyong mga mata at ang kulay ng iyong buhok. Nakangiting wika ni Ben. At sa pagkakasabi nito ng lalaki, biglang may naalala si Elena. Ang mga katagana iyon, hinding-hindi niya malilimutan na binanggit iyon ng binatilyo sa kanya noong maliit pa lamang siya. Kaya iyon sinabi ng lalaki dahil iyon kasi ang palatandaan na mayroon siya. Kulay brown ang kanyang buhok at samantalang kulay abo naman ang kanyang mga mata. Namana niya ang katangian na iyon sa kanyang banyagang ina. Samantala, napatitig ng matagal si Elena kay Ben at maya-maya ay nagsabi siya ng, "Oh, hindi. Ikaw? Ikaw ba, Ben, yung lalaki na tinulungan kong tumawid sa kalsada noon dahil naka-wheelchair lang siya at wala pang kasama?" Paniniguro niya rito habang nanlalaki ang mga mata. Pinipilit niya lamang na makapagsalita kahit na may konting iniinda pa. Bigla naman itong napatango habang nagsasabi ng, "Oh, Elena, ako nga yung lalaki na yun. Noong panahon kasi na yun, ay hopeless na ako dahil sa malalakong sakit na tinatawag na leukemia. Umalis ako sa bahay namin sa ganung kalagayan at nagpakalayo-layo para hanapin ang sarili ko. 2 linggo na akong hindi umuwi sa amin nang makita mo ako sa lansangan. Napakaliit na bata mo pa lang nun, pero handa ka nang tumulong sa akin. Tinandaan ko ang kulay ng iyong buhok at ang mga mata. Sa maniwala ka man o sa hindi, nung makita kita noon, eh parang nagkaroon ulit ako ng motibasyon na lumaban para sa buhay ko kahit na wala na talagang pag-asa pa. Kaya naman umuwi na ako sa amin. At sa pagkakataon na yun, nakatagpo na ng mahusay na doktor ang parents ko. At yun nga, gumaling na ako. At kung kailan gusto ulit kitang makita, ay hindi na kita mahanap. Hanggang sa mapadpad ako sa lugar na kung saan ay makikita ulit kita. Iyon ang dahilan kung bakit gusto kong mapalapit sa'yo. Handa kitang tulungan, Elena. Sabihin mo lang sa akin. Maraming salamat nga pala dahil nakipagkaibigan ka na sa akin. Kwento ni Ben. Oh my God. Hindi ko inaasahan na magkikita ulit tayo. Sadyang maliit nga lang ang mundo. Anong itutunan mo sa akin, Ben? Malaking bagay na rin yung pagsugod mo sa akin dito sa ospital, ha? Kung alam mo lang, ay talagang nadugtungan ang buhay ko. Nga pala. Ano nga pala ang trabaho mo, Ben? Tanong pa niya rito. Isa akong nagmamay-ari ng 2 negosyo na binigay sa akin ni Papa. Handa akong tulungan ka para makabalik sa pag-aaral. At sa akin ka na rin magtrabaho. Ito na lang yung magiging ganti ko sa'yo, Elena. Sa kabutihan na pinaramdam mo sa akin noong nawawalan na ako ng pag-asang mabuhay. Huwag kang mag-alala. Malaki ang ipapasahod ko sa'yo. Alam ko na rin yung tunay mong edad. Masyado ka pang bata. Kaya magagaan na trabaho lang ang ibibigay ko sa'yo. Wika ng binata. Hindi makapaniwala si Elena na ganun na pala katagumpay ang buhay ng taong tinulungan niya noon. Labis-labis nga siya nagpapasalamat sa binata sa pagkakataon na ibinigay nito para sa kanya. At yun nga, nakapagpatuloy na siya sa pag-aaral hanggang sa siya ay makapagtapos na. Sa huli ay nagkaroon na rin siya ng magandang trabaho.
Ganun din naman ang nangyari sa kaibigan na si Camille, na ngayon ay nasa ibang bansa na at maganda na ang pamumuhay. Nang minsan ngang lumapit sa kanya ang magkapatid na sina Irene at Ivy, at noon ay humihingi ito ng tulong upang mapagamot ang ama nito na may sakit. Samantalang ang kanilang ina ay nabaliw na dahil nalaman rin ito ang naging pagtataksi ng asawa. Binigyan lamang niya ito ng konting tulong. Sising-sisi ang mga ito sa kanilang ginawa sa kanya. Umiiyak pa nga ang mga ito sa kanyang harapan. Ngunit nang matapos niyang magbigay ng konting tulong, pinagsarhan niya na ang mga ito ng pintuan. Pahiwatig lamang na hindi niya ito kayang patawarin dahil wala siyang magagawa pa sa karmang ibinigay sa kanila ng tadhana. Hinding-hindi na mapipigilan pa ni Elena ang matinding ganti ng kapalaran para sa kanyang mga pinsan na hinahamak-hamak siya noon.